Sa pagtama ng bastong kahoy ni Ingkong Isong sa buhang inana sa gilid ng baybayin ng Firuma. Agad na umabante ang oras at sumulong ang panahon ng napakabilis na parang ang buong isla ng Firuma ang kumilos upang marating ng grupo nila Atan ang taong may hawak ng 13 talim ng balarawa. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Pakitapik na rin yung like button, mga kabagis. Salamat. Sa pag-abante ng oras, ay siya namang pagdating nila Atan sa isang lugar, sa Firuma, na isang kagubatan na may mga patay na punot halaman na may makapal na hamog sa paligid. Pero kasunod naman nun, ang paglantad sa makakapal na hamog ng isang napakalaking tahanan. O masasabi na nating malapalasyo sa itsura nito. At sa paligid ng palasyo na yun ay ang mga kabahayang matataas na gawa sa mga kahoy. Ang mga sahig nito ay nakaangat sa lupa nang halos nasa 8 metro ang taas kung iyong tatantyahin sa iyong paningin. Matataas kasi ang kahoy na poste nito sa 4 na sulok ng bahay na yun. At kung iyong bibilangin ang ganong uri ng bahay na nakatayo doon, ay malulula ka sa dami. Pare-parehas lang kasi yung itsura o pagkakagawa ng mga bahay sa lugar na yun. Tanaw nila Atan ang buong kapaligiran pababa dahil sina Atan ay nasa pinakamataas na bahagi ng lupa bago ang kabahayan na ito. At yung malapalasyong tirahan naman ay nasa gitna ng mga kabahayan na yun, na parang yun yung pinakasentro ng sibilisasyon ng lugar na yun. Nang binasag na ni Ingkong Isong ang katahimikan sa pagdating nila sa lugar. Nathaniel, ito ang pusod ng Firum. At dyan sa malaking kastilyo na yan, nananahan ang may hawak ng 13 talim ng balaraw. Walang iba, kundi ang nag-iisa kong anak, na si Silang. Yun, mga kabagis. Gusto ko lang klaruhin at ulitin. Tama kayo sa narinig nyo. Anak ni Ingkong Isong si Ingkong Silang. Kaya't mula dito ay mas lalong magiging interesante ang mga kaganapan. Dahil doon, balik tayo sa kwento. Ano? Anak nyo si Silang, Ingkong Tatang? Pagkabigla ni Atan sa sinabi ni Ingkong Isong. Oo, Atan. Pero huwag ka munang magtanong ng marami sa akin at marami pa tayong kailangang gawin. Ang tanging titiyakin ko lang sa iyo ay nasa panig nyo ako, Nathaniel. Ganun ho ba, Tatang? Salita na lang ng maiksi ni Atan nang medyo may pag-aalangan. Bueno, nandito na tayo, Nathaniel. Kaya't pwede na tayong mag-umpisa. Sige o, Ingkong Tatang. Sagot ng maiksi ni Atan. Mga kasama, nakikita nyo ba ang daanan pababa mula dito sa kinatatayuan natin? Oho, Ingkong. Tugon ni Timot. Mabuti. Sa baba nito ay aninag nyo rin siguro ang diretsong daan. At ang daanan na yon, sa dulo nun, ay ang pintuan ng kastilyong inyong nakikita. Ganun lang kasimple. At yan naman ang daanan lang patungo doon. Kaso, oras na umapak na tayo sa daanan na yan patungo doon, ay tiyak na magigising ang mga lalang na nasa mga bahay na yan. At yun ang ating kakaharapin dahil sila ang mga kawal ni Silang na promoprotekta sa kanya dahil sa hawak niyang balaraw. Sa makatawid, mga kasama,
ay kailangan nating lagpasan ang higit sa 1 kilometrong daanan na yan patungo sa pintuan ng kastilyo. At habang binabagtas natin yan, ay sinasalubong naman tayo tiyak ng mga kawal na aswang ng aking anak. Naiintindihan nyo ba, mga kasama? Nang marinig ni Ata ng sinabi ni Ingkong Isong, nagkatinginan sila ni Hazel na parabang bumubuo ng pangungusap ang kanilang mga mata bilang mag-asawa. Pagkatapos nilang magkaintindihan sa maiksing tinginan lamang, bumuka ang bibig ni Atan para sa pagwiwika ng Mga kasama, alam kong nandito na tayo at wala na sa inyo ang gustong umurong pa. Pero hindi ko tinatanggal sa inyong mga sarili ang inyong karapatan na umatras at magbago pa ng isip. Kaya't dito pa lang, bago tayo sumuong sa lugar na yan, pwede na kayong magdesisyon kung gusto nyo nang bumalik ng barko. Dahil alam nyo at alam ko na sa puntong ito ay wala nang kasiguraduhan ang buhay natin. Kaya't habang buhay pa kayo, ay binibigyan ko na kayo ng pagkakataon bilang individual na ipagpatuloy ang inyong buhay sa labas ng islang to. Sa inyo, tribo ng Alangan, at sa iyo, Timot, kasama ng mga kapwa mong makalumang gabunan, ay maaari pang mamuhay na hindi sumasabak sa digmaang ito. Narinig nyo naman siguro ang sinabi ni Ingkong Isong na nahimik ang lahat sa maiksing pabatid ni Atan ng talumpati na nangangahulugan na ayaw na niyang isubo ang mga kasama nito sa peligrong ipinabatid naman sa kanya ni Ingkong Isong. Ngunit tumugon si Timot ng Oo, Atan. Sa buong buhay namin ay ang pagiging aswang ang nananalaytay sa dugo namin. Pero kung kasamaan man ang bumalot sa aming mga katauhan, naniniwala naman ako na sa bawat kadiliman ay may nananatiling apoy sa pagkatao ng isang lalang na siyang nagsisilbing liwanag. Mapatao man ito na normal o isang aswang. At ikaw ang gumising noon sa aming mga katauhan, Atan. Kaya ninais naming tumulong sa iyong layunin. Kasama na rin doon ang pagtutulak ng kaalaman ni Apo Iraya sa mga magaganap sa mga susunod na panahon na amin ring pinagtitiwalaan. Patay kung patay na Tanyel, hanggang sa huli ay lalaban kami para sa panig mo. Dahil para saan pa ang buhay kung wala ang paghabol sa ligasiya o pangarap? Dahil alam din namin, tunay ngang wala kang madadala sa kamatayan. Pero kung ang pagtulong sa iyo, Atan, ay ang siyang ligasiyang aming maiiwanan, bagaman wala naman sa kaisipan ng iba, para sa akin, kasama ang 2 kong natitirang kapamilya, ay yun na ang isang tunay na karangalan. Mahabang tugon ni Timot. Nang napatingin naman si Atan sa mga mata ni Apo Iraya, bigla na lamang nitong itinaas baba ang kanyang tungkod na sipat at ipinapatama yon sa lupa. Sabay bigkas niya ng isang inkantasyon ng paulit-ulit habang ipinapatama nito ang dulo ng kanyang sibat sa lupa ng paulit-ulit din, hanggang sa sinabayan na siya ng mga natitira nitong mga mandirigmang alangan. At nung tinanong ni Atan kay Timot ang isang inkantasyon na binabanggit ng mga alangan habang pinagsasabay-sabay ang mga dulo ng kanilang sibat na ipinapatama sa lupa, ang ibig sabihin pala nun, ayon kay Timot, na pahiwatig nila kay Atan ay laban hanggang kamatayan, na nangangahulugan na walang uurong sa digmaan ni kahit isa sa kanila. Kasama ni Hazel, Iraya, Ingkong Isong, Timot at ang iba pa ay liningon ng sabay-sabay ang daan patungo sa kastilyo na kanilang tatahakin. Kung ganun, tara na, kudyat ni Atan. Sabay-sabay na sila noong bumaba mula sa kanilang kinatatayuan
upang suungin ang daan patungo sa kastilyo. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating na nila ata ng patad na lupa kung saan nandon ang diretsyong daan. At sa palibot nun, nakatirik ang malawak na kabahayan ng mga aswang. Handa ni Atan at Hazel ng kanilang mga talibong bago umapak sa daan ng iyon. Sa unang hakbang naman ni Timot, pansin niyang parang napakalambot ng lupa at lumubog ng konting-konti lang ang mga paa nito sa lupang iyon na kanilangang daraanan. At nang tignan yun ni Timot, abo ang nakapaibabaw sa lupang iyon. Nang mapansin ni Ingkong Isong si Timot na medyo may pagtataka sa mukha niya. Abo yan ng mga nilalang na nagtangkang pumasok sa kastilyo. Pangunahin dyan ang mga tao na nauna sa inyo. Dati pa na nangangarap na makuha rin ng 13 talim. At hindi lang mga tao, pati ang mga aswang din na may kagustuhan na matanga ng talim. Ngunit lahat sila ay nabigo dahil din sa kapangyarihan ng Balarao at ng mayawak nito. Ang ibig niyong sabihin, Ingkong Tatang, ang diretsyong daanan na to ay... Oo, Nathaniel. Oo, ang daanan na ito ay nangangahulugan ng libingan ng mga nais na makuha ang 13 talim. Agad na tugon ni Ingkong Isong sa hindi pa natatapos na pagtatanong ni Atan. Napalunok na lang ng laway noon ang isang kasama ni Timot na gabunan dahil sa narinig niya. At pagsipat niya sa diretsyong daanan ay mahigit 1 kilometro nga iyon kung tatantyahin mo yung layo mula sa pintuan ng kastilyo. Ibig sabihin, kung iisipin mong mabuti, mahigit 1 kilometro din yun ng mga bangkay o abo ng mga sari-saring nilalang na nangahas na kunin ang Balarao sa iba't ibang tao o lalang na nagtangan nito sa mahabang panahon. Nang biglang mapuwing si Hazel sa pag-alimpuyo ng hangin, doon ay lalong naging baldin ito sa kanyang napag-alaman. Dahil ang mga hamog pala na inaakala nila ay hindi purong hamog, kundi may mga kasama din itong naglili parang mga pinong-pinong abo sa ere. Lumilipad yun sa lugar sa dami nun. Ganun pa man ay nagpatuloy na ang grupo nila Atan sa kanilang paglalakad sa daanang yun. Maya-maya pa, habang tahimik silang naglalakad at nakikiramdam sa mga nakapalibot naman na bahay, nakakarinig na sila noon ng sari-saring pag-angil sa paligid. Tapos, sa bawat bahay na matataas na yun, natahimik na tahimik kanina nung una nilang nakita. Ngayon ay para nang may mga animal na kumakalabog sa loob nun at may mga kumikilos na nilalang sa bawat loob ng bawat isa doon. Hanggang sa bigla-biglaan na lang pagbukas ng sunod-sunod ng mga pintuan ng mga yun. Pero wala namang lumalabas. Napapatigil na noon si Natimot at nag-aangil dahil naaamoy nila ang ibang lahi ng aswang sa paligid. Timot, hayaan mong silang lumapit. Magpatuloy lang tayo sa paglalakad. Salita ni Atan. Doon ay medyo kumalma si Timot sa sinabi ni Atan at nagpatuloy nga sila sa paglalakad. Sa pag-aagaw naman ng dilim at liwanag sa lugar, nang bigla na lang tumakip ang mga maiitim na ulap sa malawak na parting yun ng palasyo. Dahilan naman upang mas lalong dumilim pa ang paligid. Pero may nananatili pa rin namang liwanag doon. Konti. Alam na nila Atan na sa pagkakataong yun ay nag-aamba ng umatake ang mga nilalang na galing sa mga kabayan at nasa palibot na sila.
Paglilingunin mo kasi ang mga gilid-gilid mo pag naglalakad ka doon, ay makakakita ka na ng mga mata na gumuguhit sa dilim dahil sa parang sabaga ang kulay noon kung sisipatin mo ng maigi. Mabilis na kumikilos ang mga yun na parang aburido sa pagdating nila Atan. Kaya nga, pagdating nila Atan sa gitna ng daanan na yun, ibig sabihin na kalahati na nila ang mahigit na 1 kilometrong lakarin. Nang biglang umalikabok ng napakakapal sa harapan nila dahil sa makapal din na abo na bumabalot sa lupang kanilang inaapakan. Mga 5 dipa ang layo noon. Nagtakip ng ilong sina Atan noon at Hazel. Di nila agad nasipat kung ano yung sumulpot sa kanilang harapan. Dahil sa patuloy pa rin ang paglipad ng pinong abo sa paligid nito. Nang bumulong ng konti si Hazel ng pangalan ni Burias. Umalimpuyo noon ang hangin na parabang inihipan ang mga naglili parang abo sa paligid. At doon ay tumambad sa kanila ang nasa 8 nilalang na kahalintulad ng mga nilalang din na kanilang nakaharap sa lugar ng mga duwende. Pero sa itsura, mukhang mas mabagsik ang mga yun dahil bukod sa katangkaran nila at mga buhok na mahahaba na buhaghag na parang sa alambre ang tigas. Tao naman kung titignan mo ang kustura ng mga yun. Ngunit di kagaya ng mga unang nakaharap nila Atan sa kuweba na di gaanong kaitiman. Sapagkat ang mga kaharap nila ngayon ay napakaiitim na makislap ang kulay. Alam nyo yung parang pinaliguan mo ng langis na pinag-change oilan ng sasakyan? Ganon, maitim na parang ang lagkit tignan ang tekstura ng kanilang mga balat. Bukod doon ay mahahaba rin ang daliri ng kanilang mga kamay. Tapos, idugtong mo pa yung mahahaba rin nilang kuko na purong-puro sa tigas kung titignan mo ng maigi. Nakabahag lang ang mga yun at ang kanilang mga bibig ay halos abot na rin sa kanilang tenga sa sobrang laki. Nakabuka ang mga yun dahil sa pagtatama ng kanilang mga ngipin na pangil na lahat. At eto na nga ang mga kawal na aswang ni Silang. Nang biglang umalikabok na naman sa may bandang likuran naman nila at konting espasyo na lang ang pagitan nila mula doon, nang lingunin nyo ni Timot ng patagilida dahil sa panggigigil na nito kasama ang ibang mandirigmang alangan, kawangis din yon ng nasa kadilang harapan. Doon ay nagsalita na si Atan. Tama ko, inihintay lang nila na makalahati natin ang daanan na to. Nais nila tayong sukulin mismo dito sa gitna. Pero mga nilalang, pasensya na kayo. Alam na ng mga gabay namin yan. Sa pagsambit noon ni Atan, 2 aswang ang nasa harapan nila sa may bandang likuran ng mga nilalang na yon na kanilang kaharap. Ay biglang tumilapon ang 2 doon. Sabay ng pag-aangil ni Cartela. Agad na naalarma ang mga aswang, pati yung nasa kanilang likuran. Nang pagtama naman ng palakol ni Kapwambulod sa mga nilalang na umaamba sa likuran nila Atan. Sa pangyayaring yun, sa 1 iglap, ang 2 bugso ng digmaan sa Firuma ay nag-umpisa na. Dahil bigla nang umatake ang mga nilalang, nakawangis ng kanilang mga kaharap sa kapaligiran. Nag-aangil ang mga ito habang papalapit sa kinalalagyan nila Atan. Na nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Pagtalima naman ni Atan at Hazel sa kanilang mga gabay sa agaran nilang pag-atake sa kanilang harapan
agad na pumalibot naman ang mga mandirigmang alangana kasama si Natimot, Apo Iraya at Ingkong Silang sa kanilang kinalalagyan na nakaharap sa mga parating na aswang. Pagsalpok ng mga nilalang sa kanila, tulis ng sibat, baston ni Ingkong Isong, kuko ng dalawang makalumang gabunan ang siyang sumalubong sa kawal ni Silang. Sa bilis ng pangyayari, umaatikabong bakbakan ang naganap sa gitna ng daan. At dahil sa komosyon na linilikha ng labanan, halos hindi na magkakitaan ang lahat dahil sa paglipad ng maraming alikabok ng abo. Halos balutin ang parting yun ng lugar ng mga nagliliparang abong pino. At ang tunog na maririnig mo, pagtama ng kalbot, pagsaksak ng patalim o sibat, magkakalapit lang noon ang buong grupo ni Atan habang nakikipaglaban. Pero hindi na nila masipat ang isa't isa sa kapal ng alikabok na bumabalot sa kalagitnaan ng labanan. Mga pagsigaw, pag-aangin, yun na lang ang tanda nila sa kung ano ang nangyayari sa iba nilang mga kasamahan. Nagpatuloy ang labanan ng ganon. Pero maya-maya, narinig nila ang pagsigaw ni Hasela ng ngalan ni Burias na gabay niya sa hangin. At doon ay may isang banayad naman na ipo-ipo ang umikot doon sa nagaganap na labanan. Ngunit parang hindi yung dumadampi sa lupa dahil sa hinigop naman nito ang makapal na alikabok sa kanilang pinaglalabanang lugar. At doon ay nanahimik bigla ang paligid para bang tumigil ang mga aswang sa pag-atake. Ngunit ramdam ng pangkat nila Atan na nasa paligid lang sila. Nang mapansin nilang lumantad ang bangkay ng isang mandirigmang alangan sa daan. Nalagasan na naman sina Atan ng isang kasama. Nang magwika si Kapwang Bulod kay Hasel lang, "Hasel, mauna na kayo. Mukhang magtatagal pa ang labanan dito sa labas. At pag nagtagal pa kayo, ay unti-unti lang kayong mauubos dito. Pabor sa kanila ang alikabok dito sa pakikipaglaban kumpara sa inyong mga tao. Dahil sa kaya nilang ikubli ang kanilang sarili dito habang umaatake. Upang kayo ay paslangin, kami na ang bahala dito ng gabay ng iyong asawa, si Kartel. Sikapin niyong makapasok sa pintuan ng kastilyo kung iyon ang pakay niyo." "Pero, Kapwang Bulod?" "Huwag kang mag-alala, Hasel. Nagpuder ka na para sa akin nung nasa barko pa lang. Kaya't hayaan mong isukli ko sa iyo ang ginawa mo. Dahil tatawagin ko na ang buong hukbo na aking pinamamahalaan sa espiritual na mundo. At kami na ang bahala sa mga nilalang dito." Sagot ni Kapwang Bulod bago pa matapos magsalita si Hasel. Tama yun, Atan. Tugon naman ni Kartel na noon ay nagsamaterial nga. At kasabay noon ang paghampas ni Kapwang Bulod sa lupa ng kanyang palakol. Pagkatapos noon ay ang paglitaw naman ng mga nilalang sa kanyang halili, nakawangis din niya. Alright mga kabagis, ang tindi nun! Woo! Ayun, nakapag-upload din tayo ng talim. Salamat. At salamat sa paghihintay niyo mga kabagis ko. Bale, ayusin ko muna yung isa.
doon na lang tayo mag-shoutout mga kabagis ha. So, salamat sa suportang tunay.